Welcome and welcome back to my YouTube channel. And for today's episode, I'm with my Sizam again. So, sinumpa ako talaga na last ng appearance niya yung video namin about grocery haul. Pero mukhang gusto siya ng madlang pips. So, ayan yung bida-bida kong Sizam. Ano yung kakain natin? Meron tayo ditong fries. Pakita ko ba? Pakita mo, besh. Oo. Yan. Fries. Yan, fries. Yan. Yung dip niya, mayo and ketchup. Ayan. Yummy. Oh, yummy. Yummy. Yeah. Chinese mo to, di ba? Chinese ko. Ako yung pang ano. Special menu for today. We have chip yam, fish ball, squid ball, and ano tawag dito, mother fool? Alanganin. Alanganin. Manananggal ka na, guy, oh. Ah, ang tawag doon ay alanganin, guys. And pang-balanse, pineapple. Okay. We need to be healthy. So we have here pineapple. Siyempre, hindi mawawala ang ating sausawan, the sweet and spicy, and spicy supa. Bakit mo, besh? Yeah. Made by yours truly. So ano yung ingredients niya? Ang sibuyas, bawang, asim niya. Char. And para manatili tayong healthy, kailangan natin minum ng First Vita Plus. Yan, kailangan natin ng Di po ba pwede kumain? Oh, kumagalaw! Bata ako, yep. Sige, ano gagawin natin habang Oops! OMG! So ano pag-uusapan natin? Ay, ano pag-uusapan ba? Kala ko kumain na. May pag-uusapan tayo para hindi sila ma-board. May nagtatanong na mga classmates ko na maganda daw yung ating relationship. Yung ating sisterhood bonding. Uy, talaga mo? First, barapa! Here it is! Andyan! Bumpanes. Maganda nito. Kuha ka ng mangkok. First, barapa! Mangkok! Char! Kunin natin ang mangkok! At ang ating pang-maarte. Ayan. Sige. Tabang, girl! Girl, isang sachet lang ang nilagay mo, girl. Hoy, dalawang sachet. Ah, okay. Ang nilagay ko. Matabang. Siguro dahil sa yelo. Dahil sa yelo. Pwede na tayo kumain? Pwede na. Hindi kami nag-dinner dahil pinag-aanda namin ito, ha? Yes. Ayan. So, ano yung ating pag-uusapan? Sige, kain na tayo. Look at this. So, paano mo ako i-describe as your ate? Ano yung sagot dyan? Itong ate ko, super bait. As in, super bait niya. Yun lang. Yun lang. Tsaka galante siya. Ayan, sa lahat bumili niyan. Siyempre, channel niya, diba? Eh, di kung channel ko, ako bumili niyan. Yun lang. Tsaka turkit yan. Gutom na ako. Wala pa akong dinner. Ay, gabi ko. Ano ba naman? Ang pag-usapan natin. Boarding, kahit kung ano kain. Sarap na sa sarap. Sarap. Walang ito sa akin. Hindi ko yung tatanungin kung anong klaseng sister ako kasi alam ko na yun. Sige. Para malaman ng marami. 4 years yung agwat namin. Almost 4 years. Kami siya yung mas matanda ah. Huwag kayong ano ha. Tapos, bakit? As in, bes. Bes, ang pinunod. Tapos lang natin to, yan mo na. Bes, ang asin ng fishball! Bes! Luto ba yung fishball? Char, hindi. Joke lang. Asin. Ayun. Asin so, nung katabi ko. Kami at tatlo magkakapatid, quite enough yung agwat namin. Kaya hindi din ganun. Kasi, hindi pa ako tapos. Hindi din nagsabay-sabay kami sa college. Nag-family planning. Yun, nag-family planning kasi sila mama. Di ba dati wala namang K to 12? So, yung agwat lang ng mga edad is kailangan 4 years and above. Para, syempre, pag... Nag-college. College and high school. Di ba, high school is from first year to fourth year. Then, so pag... 4 years and more yung agwat, hindi sila magkakasabay. So, hindi magkasabay yung gastusin, di ba? Yan, yan yung... Ha? Suka? Talaga? Day, sinerge mo ba kung pwede na mag-partnerin? Bakit maghalo-halo din ang chan niya?
So, sapat yung agwat namin magkakapatid. Pero, nag-away-away pa rin kami ng bata kami. Lalo kami dalawa, nun di pa pinapanganak yung bunsong lalaki. Grabe kami mag-away niyan. Kasi ako pala patul talaga ako. Nandami nung isang araw na hindi, nag-away tayo, tapos in-spread kita ng bygone. na-trigger ko siya. Oo, oh, bes, alam mo kung ba't ako na-trigger nun? Ganito kasi siya, dati to ha, clarify ko lang, dati malinis siya sa gamit. Malinis talaga siya. Ngayon kasi hindi mo na alam kung babae pa ba siya or hindi. Ano gabi siya? Char. Tapos ayun, mahilig siya mag-ano, alam mo yung pag tinatawag na OC, yung ganyan, ganyan siya. Alam mo yung tipong pag naglilinis siya, gusto niya walang tao sa bahay namin. Pwede ba yun? Eh, ang bahay namin nun pagkaliit-liit. As in, pag pumasok ka sa harapan ng pintuan ng bahay namin, makikita mo na yung likuran, makikita mo na yung mga tatlong kapitbahay na sunod-sunod. Ganun siya kaliit, dai. So, sumailala yung gamit mo. Eh, yung ugali niya, teka lang, nagsasalita ako eh. Kain mo to ng kain, makadami na. Mukbang nga, diba? Kain ka ng bes. Tapos, asa na nga ako? Kalimutan ko. Ang asim kasing fishbowl! Piling ko lang kakapekto siya sa memory, dai. Ayun, OC siya. So, kakagaling niya pala sa school, maglilinis na yan. Which is, sobrang ano naman niya, sobrang galing niya din maglinis kasi. Pero, girl, yung gamit mo sa school na nananahimik din sa gilid, sasabihin niya kalat, tapos itatapon niya, girl. Girl, napunti kong tenga ako, kinuha ko yung bygone, imisprayan ko siya sa mukha. Tapos, ang nangyari nun, imisprayan ko siya ng bygone sa mukha. Pero, syempre, bago ko siya isprayan, nagka-initan muna kami ng sagot-sagot. Alam ko, ma-isprayan kung di mo na ko ganun, murderer lang ang peg. So, ayun, na-isprayan ko siya ng bygone. Tapos, ang lola mo, nagpanggap na hinimatay. Eh, di iyak-iyak naman ako. Sabi ko, ate ko, sorry na mabuhay ka na. Pagpapakaw hinimatay ako ng mga ilang tapos, natawad siya. Tapos, ayun, tapos nung, siguro mga ilang, ilang sekundo din yun. Umami naman siya na hindi naman pala siya na, mahadero. Pero, tapos, nabahan ako nun. After nun, isang linggo tayo hindi nag-away. Oo. Yun ang pinakamatagal namin hindi nag-away sa linggo. Nalaman ba nila mama? Hindi ako sinubo kita. Tignan mo, from dating enemies, ano yung mga factors kung bakit ganito tayo ka-close naman? Feeling ko isa sa reason yun is si ate talaga, si ate talaga yung tumayong, seryoso na to ah. As in, naging role model talaga siyang ate sa akin. Kahit na, mas mukha akong matanda sa kanya. Role model siya sa lahat ng bagay. Pagiging mabuting anak, magiging mabuting ate, kaibigan, basta lahat nasa kanya na. Char. Ang pinaka gusto ko kay ate is kung ano talaga yung sinasabi niya mga advice dun sa mga videos niya, na isa sa buhay niya talaga. Kain na siya ng kain, diba? Hindi siya mapagpanggap kasi may mga... Ito umarang na po. Mukha kasi ng ubo, girl. Mukha masyadong ibo kaya. Oh, sige. Siya talaga yung role model ko sa lahat. As in, siya yung naging parang... Parang leading inspiration. Siyempre, bukod ka na mama, tsaka kay daddy. Pati dun sa bunso namin kapatid. Si ate talaga yung nililook up to ko. Alam mo yung pag sinabi mo ate na, ewan ko, kasi kahit yun, typical din naman yung childhood namin na lagi kami nag-aaway. Pero, nung lumaki na kami, nung nagkaisip na kaming dalawa parehas, meron na kaming way of understanding each other. Taray! Yung parang, pag alam mo yung pag nagkakainitan kami ng ulo, syempre di mawawala yun. Lalo na ngayon, ang kalat-kalat na niyan. Ako naman magde-describe sa kanya. Aba, may dumadami na yung kamay. May plato pa. May plato pa siya. Hi. Ay, may itlog. May itlog. Pauli mo to, Beshi. Ako naman mag-describe sa kanya as a kapatid. So, lagi kami na pagkakamalan na nakambal. Kasi, humahabol siya sa height ko eh. Tapos ngayon na, nung simula na yung... May humahagod, Bes? Meron ba? Lagi kami na pagkakamalang kambal kasi hindi nagkakalayo yung height namin. Tapos, laging pareho yung damit namin. Si mama kasi gusto niyang magkaroon ng kambal na anak. Noong nag-11 years old na, dun na nangyari na
na unahan niya na ako sa paglaki. So parang ang dating, siya na yung nagbumukong panganay, ganun. Pero ganun talaga galing niya, parang siya yung panganay sa amin kasi siya yung magaling way ng mga bagay-bagay. Matured siya sa pagdedesisyon. Mm-hmm. Saka hindi siya tanga-tanga sa pag-ibig. Yung ano ko lang, yung ibigat ko lang yung hindi ko na way. Oo. Ganun siya. Tapos, siya yung protector namin. Oo. Yung maldita siya sa amin, pero, girl, don't mess with us. Parang ganun. You don't mess with me. Alam niyo ba yung kasabihan na, ano, na ako lang yung pwedeng manakit sa kapatid ko. Yung ganun siya. Siya yung nagtatanggol talaga sa amin. At, isa pang unique na katangian nito, territorial siya. Territorial, parang ano, animal naman. Parang animal naman. Hindi, territorial siya. Mama, grabe ko sa ako eh. Yung tipong pag space niya yon. Huwag mong buguluhin yung gamit niya. Pag sinabi niya sa kanya yon, tinabi niya yun, huwag mong buguluhin, mag-aaway kayo. Kaya ginalaw yung gamit niya. Nabago yung posisyon ng gamit niya. Kasi mas organized siya sa akin ngayon eh. Nagagalit siya. Ayaw niya nang maingay. Basta ano siya, sobrang disiplinado kasi siyang batao. So, pag nakakita siya ng hindi disiplina, parang, pwede ba yun sa'yo? Pag nakakita siya ng hindi disiplina. Yung daddy namin. Ito pa, magsiserve lang po ako ng inis po. So, pag nakakita siya ng any form of pagiging hindi disiplinado, naiinis siya sa ganun. Ganun. Di ba kapag kaugali, pag hindi, ano, yan, ganun siya. So, bakit nga ba kami naging close simula sa pagiging lagi magkaaway? So, yung mag-aaway kami, sasabihin ni mama, dapat ikaw nagpapasensya, ganyan, si panganay, ganyan. Tapos pagka sinusubong ko si Goya, kapaluin ni Mama si Goya. Sabihin ni Mama sa akin. Sino si Goya? Ikaw. Sabihin ni Mama, oh, masaya ka na? Pag sinusubong ko si Goya, sabihin ni Mama, parang dahil sinubong ko, kaya pinalo niya. Ganun. Ay, subong ngayon lakas talaga ang bata. Tapos, nung tumatanda na ako, parang na-ano ko na lang, nasawa na lang akong sitahin. Nasawa na lang akong kapag-away sa kanya. Oo, oh, parang away-away naman talaga ako lagi. Hindi, totoo yun. Lagi kami nag-away kasi mas ano siya eh. Maldita. Maldita talaga siya. Bihira, konti lang yung friends niya. Pero yung friends niya lahat, totoo talaga. Hindi yan mahilig makipag... Hindi yan marunong makipag-prestitan. Ano yan? Kung ano gusto niya sabihin yan. Ganun siya. Then, ayun nga, nung tumagal na, na-realize ko na bilang panganay, alam mo yan, dapat ikaw yung nagpapasensya. Tapos ayun, habang naging challenge siya sa life ko kasi dahil sa kanya naging pasensyosa. Same here! Girl, nung tumira kami sa Manila, aming dalawa. Yung ate ko, minsan, ano siya, matalino siya. Yun, talagang prudent. Siyempre, engineer na siya, diba? Matalino siya. Pero minsan, di mo alam kung nasan yung talino na yun. Paano mo i-rate yung ating season bonding? Season bonding natin? Mm-mm. Out of 10. Out of 10? 9.5. Ba't di pa 10? Basta 9.5. Kasi, yung 0.5, nandun pa rin... Ayun, may suka na. Nandun pa rin yung away-away natin eh. Nag-away pa rin kami kahit. Pero yung away namin ngayon, ano na, yung matured na yung... Wala naman perfect relationship. No, yung naiinis kami kasi ano... Yung wala na sagot ang nagagalit. Yung parang tatahimik na isa. Oo, ganun. Ano yung pa-trigger? Ano yung word na tumitigil kapag sinabi ko na? Sasampalin kita! Gusto niya yung sabihin lagi. Kapag inis siya, sasampalin kita dyan. Kala mo, ang laki-laki niya, di ba? Kung bigwasan kita. Joke. Ako naman, yung nakakapagpati, yung galing niya na, pag sinabi niya na yung salita na yun, ano na, titigil na ako sa, te, matanda ka na. Te, mag-mature ka nga, ganun. Te, toxic mo. Ayan, te, toxic mo. Toxic na agad yun. Sabihin ko lang sa kanya, hindi, kasi ako, hindi ako kasi sanay na reklamador siya, ganun. Kasi nga siya yung tipong mapapasensya, ganun. Tawag dito,
Enduring. Conjuring, balak. Yung rating ko sa ano natin is 10, sa, para sa akin. Although walang perfect relationship, pero para sa akin 10 yung bond, yung season bonding namin kasi. Si ate kasi, yung perfect example para sa akin ng role model talaga, ganun. Para sa akin, kung ano yung ginagawa niya sa buhay niya ngayon, na nakikita ko naman na lahat ng ginawa niya dati, na sumunod lang siya kala mama, is naging reason kung ba't natatamasa niya ngayon. Wow, parang ganda tumasa. Parang dun nagsimula yung ano, yung mas nag-incline ako na mapalapit sa kanya, lalo gano'n na, ang asim nito, bes? Sige, kayo mo. Yung parang dun nag-incline na gusto ko, mapalapit ako sa kanya, kasi gusto kong maging gano'n din ako. Kaya yung relationship namin, mas lalong, parang alam mo yun, nag-click. So, nabusog ka ba sa ating mukbang? O sa alam ko, hindi ko alam kung nabusog ba yung chan ko o yung ulo ko, bes? Nakakalaki ng ulo yung kinain namin. Kasi lahat halos fried. Mm-hmm. Fried talaga. Itong, nagbalanse lang yung Vitaplast na drink. Chopin niya. So, I hope nag-enjoy kayo sa aming mukbang na... Nag-enjoy ka ba? Pinilit namin magbukang masarap sa paningin ninyo yung kinakain namin. And that's it! Thank you guys for watching our vlog. And if you haven't subscribed, please subscribe and hit the like button. And click the notification bell para notified ka every time na may bago akong videos. Bye!